Good morning or good afternoon, applicants, and welcome to this interview. My name is Cyrus Urbistondo, president of Carcamat Carlan Association USA, or as most of you would know, it's the CCMCL USA. We have a total of 3 questions. However, you would only have to answer 2 of them. The first 2 questions, you would pick one of either question number 1 or question number 2. And of course, the last question that needs to be answered would be question number 3. Here we go. Question number 1. First question. What makes you unique from other Carcamat Carlanos in your age group? First question. What makes you unique from other Carcamat Carlanos in your age group? And the second question, if you were given a chance to be the SKE president of your town, becoming a Sangguniang Bayan member, what activities will you pursue or introduce to benefit others in your age group? Again, question number 2, if you were given the chance to be the SKE president of your town, becoming a Sangguniang Bayan member, what activities will you pursue or introduce to benefit others in your age group? And of course, third question, why would CCMCL USA select you as one of its new grantees this coming school year 2022-2023? Good luck and have a good day. Good day, everyone. I'm Anilo G. Orpina from Isla General Integrated School. And here are the questions I would like to answer. For question number 2, if given the chance to become the SK president of our town, I would like to educate my fellows how to become a responsible individual to the community and society. I also love my fellows to become a sport-minded person who love health and wellness. Good afternoon, my name is Kim D. Palmares and I'm 16 years old and I'm from Carmen National Agricultural High School. If I were to be the SK president in our community, I would strictly implement the solid waste management. Why? Because in our world today, we are experiencing a lot of calamities because of climate change and global warming in our community as well. And in our community, I would like to implement the clean drive, because by cleaning in our environment, we can help it to lessen the carbon dioxide emission and kung magtinabangay ta sa paglindo sa atong palibot, mas masuod ta sa atong mga kauban o mas makatabang ta sa atong community. Ang ikaduha, maoning kaning youth camp because mas daghan ang ma-socialize na mga student, mga teenagers like us, because tungod sa quarantine, mas daghan ang na-disconnect diri sa mga teenagers o kuman, murag mauwangan sila magawas. Pero kung mag-youth camp ta, mas daghan ang mga estudyante o mga batan-o na mag storya high, ug daghan mga activities na makatabang sa ila na mas mahimo silang stronger o mas mahimo silang happier. Good afternoon. I am Mike Asensio Aguilias. I am grade 10 student of Adlai National High School. Tagpili na question is number 2 kay as an SK in the municipality of Adlai, I would choose an implement sa maka-focus sa environment nato. And it is not just because sa ako ka-age, but the 4th-year generation na magkaisa sa para maging sustainable ang ato biodiversity and ato environment, kay nakabay nagtakaman ng mga panahon. Grabe na kadabo na problem sa ato kuan climate change and everything na maka-affect
dili lang for today's generation but sa sunod pa na generation. So kung ako ma-implement na ako na mag-tree planting and any program para mapanatili ang kaayusan sa ato environment. Hi, I'm Rain Chloe Cobrillan and I am 16 years old. And I live at Adlai Crestas Regardless. Sa ako, as a question, I choose the second one. Kay, ang ako i-give na activity is all about sa awareness ng mga teenage pregnancy. Kasi sa na-observe na ko man mga kuan is grabe na kadabuan mga kabataan una na nakabdus tungod sa way ilang mga awareness about sa iton. Then, also sa tungod sa mga ginikanan na grabe kahigo. That's all. Hi sir, good day. My name is Riza Berosel. Nagtungha ako sa Madrid National High School. Tapos, ano ako tagpili na question kay adto number 2 adto kung ako mapili na skip president sa lungsod ng Madrid. Ano ako himuon activity or program kay daon. And sa Madrid kay mura anak na bantazan dago man ang mga basura. Gusto nak maghinang ang program para sa mga kabataan na how daon clean and green. Iton mamuyot basura, iton mag ang mga kadabaryo daon magrepresent ang mga kabataan tapos magtibok sa Madrid tapos mamuyot ng mga basura para sa ma-enjoy ang mga bata tapos mag-iban-iban sila tapos pagkauman daon kung pista maghinang sa program how daon competition para mag-iban-iban mga bata ito mag-practice sila para joy sa bibo kay amo medyo ganahan ang mga kabataan. I'm Zibuy Ortoyo, 17 years old. I'm studied in Absam Integrated School. First question, second question, nakapili yun, sir. Kung makuha na ko na skip federation, anak una project, ikuan is para sa kabataan unan at kuan iyot sa simbahan kay isa ko ka youth sa simbahan. Ako ay ikuan sa mga purok, magkuan mga Bible, or sa mga kuan inin iskulahan sa ng mga party sa youth. Ang pan-encourage sa mga kabataan unan na we, na paintrahon sa youth. Kaya ang iban da, waya mag-youth at nagbubibukan nag ko online mga trabaho, mga mayaot mga trabaho. Sana ato sa ikatuyo, sir. Good morning, this is MCL USA. My name is Jester B. Gonzalez. I choose question number 2. If I will be given a chance to become a skip president in our town, the first activity that I will pursue is to have a proper place to dispose the garbage in every barangay so that we'll have a clean environment and beautiful surroundings. Secondly, I would like to advocate the preservation of the environment by tree planting activities so this foster self-responsibilities and camaraderie for the youth. Hi, ako si Eric Ilshovac. Nagpuyo ako sa Barangay Gamuton, Carascal, Surigao del Sur. Tapos, ang ako edad kay 17 years old. Sanan
Anako mama ngayon kay si Imelda Ihosobak o ang ako papa isab kay si Jose Ihosobak. Anako tagpili na sa first question kay ato isa ako sa kuan sa kung ako'y makadaog sa iski sa entero karas karkan madkarlan an ako i ako buot na ipahimo kay an pag mintinar ng kalibutan na malimpyo hampan isa sab sa ako kuan na untana ma-learn sa nan mag-grow an jaon mga kabataan labi na kuman kay hilig sila ng social media sa nan uno pa mga lihukuan mga lihukon sa ila ang ako laman is jaon ang mga kabataan unan kuman independent as a student sanan unta na ila mahimo tanan an angay nila buhaton gusto na ako ipahibayo sa ako na kaidaron na iton mahibayo sila ng John good moral sanan magtarong sila pag istorya pag eskwela para makahuman sila pag o sa ila tabang na may kabayo sa ila pamilya. Hello, good afternoon. I am Marlo Fabreguardo Jr. and I am 16 years old. And I lived in Porok Tres, Sitio Tigis, Barangay Magsaysay, Madrid, Surigao del Sur. Ako po ay nag-aaral sa Madrid National High School. Ang unang katanungan na aking pipiliin is if I will be the SK president in our community, the activities that I will pursue is sa paglilinis ng aming community tulad na lamang po ng pagtatanim ng mga puno at paglilinis ng aming komunidad sapagkat ngayon na papanahon na nagiging komplikado na ang ating Mother Earth. Then the activities that I will pursue is the community mga kabataan na aking tatawagin na mga kabataan na aking tatawagin or kukumbinsin na tayo'y maglinis ng ating kapaligiran, tayo'y magtanim sapagkat ito'y makakatulong sa ating inang kalikasan. Ito ang magiging daan upang kumaba pa at mapanatili nating malusog ang ating inang kalikasan. At hindi lamang ang inang kalikasan ang magkakaroon ng malusog na kalikasan kundi tayo rin sapagkat pag malinis ang kalikasan, magiging malusog ang ating pangangatawan. Good day, everyone. I am Krishamine Falcon Tinunga. I'm 15 years old and I am from Carmen National Agricultural High School. Question number. I would like to answer the second one. Pag ako po yung naging SK president, unang-una ko po talagang ipapatupad is yung pagtuturo ko sa mga bata sa amin. Kasi as we all know, the pandemic, parang wala na po talagang kasiguraduhan kung makakapagtapos po lahat, lalong-lalo na yung mga mahihirap po na katulad ko. Gusto ko pong makatulong sa mga parents nila at sa mga bata nila. Gusto ko pong turuan sila ng mga basic, yung kung paano po magsulat ng pangalan nila, kung paano po magbilang, yung kung paano po maintindihan yung mga Tagalog or yung English. Gusto ko pong yung turuan po sila kahit
kahit sa kunting paraan lang po para makatulong po ako sa community, sa mga parents nila at sa mga bata po sa amin. Yung mga batang kali, marami din po kasi sa amin. President ani nga sa among lugar ako mahatag na activities para sa mga bata or teenagers na parehas na ako is about sa kuan kanang recycling kanang ganing kanang like mga plastic o kanang mga papers sir na makabalo sila sa pag-recycle kung unsay importance ani nga masave pud nato ang kuan environment kay since nagkadugay nagkuan ang kuan nato na rise na ang kuan temperature ang climate ni kuan na. My name is April Jane Cortez. I'm from Gantila National High School. I'm 7 years old. Kung mabibigyan man po ako na tumakbo bilang isang SK chairman ngayong taon, maaari ko man pong maibahagi ang aking mga natutunan at ang aking mga karanasan ngayon. Kung sa mga kabataan po, maaari po nilang ibahagi ang kanilang mga kakayahan na hindi nila naibahagi noong mga panahon na nanghihirap sila, at maibahagi ko rin po ang mga natutunan ko na maaari nilang pagpulutan ng kanilang maaari nilang pagpulutan ng aral habang buhay. My name is Mark C.G. Lewis and I'm currently studying in Carrascal National High School. Then the projects that I would like to pursue when I would be given a chance to be an SK is I would support every students in my barangay when it comes to their studies, and I would also give a financial support and school supplies for them so that I can help them in their studies and for them to achieve their goals. My name is Angela Foucault. I'm 16 years old. I lived in Protestant Unitan, Palasao. I graduated here in Palasao Integrated School also. The question that I would like to answer is question number two. The project that I would like to engage to the teenagers like me is sports, or scramble. So they ma enhance ila kuan ila brain ma hibay-an ito nila na dabo pa ila learnings na mahibay ang didong about sa community. I am Glenn Razzle D. Amora from Cantilan, Surigao del Sur. Given the question, what activities will I conduct if I will be the SK chairman? It will be mental activities, for I believe based on my experience, a lot of teens are suffering from depression and anxiety. This will serve as the factor that will push them to enter wrong relationship, do some vices such as drinking liquors, and conducting that premarital sex.
is Jerel Verti from Calagdan, from School of National, Cantila National High School. Ang akpilyan sa duha ka question kay ito, SSP kabata, ito SSP chairman. Kung ako ang mahimong zone kay ako talaga kayo ng mga kabataan na mag-kuan for shoes sa ila pag iskoyla. Tapos di sila mag-kuan zone. Di nila undangon zone kay an kuan an education kay importante kay an kabataan ang pag-asa ng bayan para makaawon sila sa kahirapan. Tapos kung ano yung ila talento kailangan nila ipakita kay ang ila talento kay Parzon sa ila pinabuhi para makakuan sila kung ano yung ila zoy talent nila. My name is Glesa Jane Duero Waza. I'm from Cantila National High School. If MSK president man ako, encourage na ako ang youth to take the responsibility as part of the community. Like pag hinlo sa kwan sa paghinlo sa barangay, which is needed sila para ma-ensure na healthy ang ato komunidad. Ang napili kong tanong ay ang tanong number 2. Kung ako ba ay maging SK president. Kaya ang SK president ang napili ko dahil gusto ko sa aking kamembro o kaedad ko na kontra barkada kontra duga, yun ang ipatutupad kong batas o proyekto. Dahil kung barkada kontra droga ang aking patutupad na batas, ay marami itong magagawa para sa mga kabataan gaya ko. Dahil tulad ngayon, maraming mga kabataan ang umiinom ng alak, paninigarilyo at iba pa. Dahil kung mayroong barkada kontra droga, dito maiiwasan ang pagdodroga. Gayon lang. Kung magsisimula kasi ang pag-iinom ng alak at paninigarilyo, dito magsisimula ang isang kabataan na siya ay pwedeng mutake ng droga. Kaya gusto ko sa aking kaedad ko na yun ang gusto kong proyekto. Yun ang gusto kong proyekto bilang escape president. Yan lang. Okay, my name is Arabella M. Aurelianida from Great National High School. And I'm unique because I am a hardworking student and I work hard for myself, for my family, and for myself because I was molded or my mother molded me to be an independent person and she teaches me how the real world works, that you can only provide yourself to be a better person and to have a better life in this world if you work hard. And that's the real reason why I'm uniquely from other Karkan Madkarlanon. Good afternoon, Mr. Robustanda and Mr. Tuldanes. My name is Daniel P. Onge from Union National High School, 17 years old. I would like to answer number 1. Which is what makes me unique in our age group. I can say na unique ako sa grupo namin, sa mga kaedad ko. Bakit? Kasi hindi lamang ako ang sa ganitong edad marunong kumita, magkayo, magbanat ng buto at kumayod. I provide for myself and also
give some of my wage to my parents to help my siblings. Also, I would like to admit that I'm enthusiastic and I love reading books. And what makes me unique is nothing. My ability is what everyone has, what everyone have, and I believe that I can do what they can do. Good morning, sir. My name is Gina Grisy Frias, 16 years old from BIS, Bunga Integrated School, sir. Yung una ko pong sasagutin ay yung question number one. Ito po kasi ako po ay isang unique. Naiba po ako sa mga katulad ko pong meron ka-age ko. Ako po ay marami pong mga pangarap sa buhay na handa ko pong tuparin sa tulong po ninyo at ng aking mga magulang. I am Harvey Angus Velarde. I am 17 years old and I am currently studying at Floreta Herrera Irizarry National High School. And I am an incoming grade 11 student. For the first and second question, I chose to answer what makes me unique. For I know that Karkan Magkarlanons are really gifted because of its creativity, talents, and intelligence. Siguro, I am really hesitant to tell you what makes you unique because nagkalibog ako unyon pagkuan kay amurag late bloomer gitud ako, sir. Then nag wonder ako, oh my god, sa ako na nahilang mak unique na dabo man teachers na ni believe sa ako, dabo man nag-trust sa ako para sa isa ka task. So, siguro aside from determination and bravery, may sab ako creative skills and talents na isa sab ka aspect ng Karkan Magkarlano na zaon sab sa ako nag-flow sab kibala sa ako bloods. Na adlaw sa Izu Dizu, labi na sa imo Sir Cyrus. So, kuman, ako introduce sa Izu ang isa sa mga applicant sa ato grantee for CCMCL Scholar, si Mr. Roy Angeles. So, we will be giving the questions based on the video sent to me by Sir Noy. So, amo siya'y kandap karon. CCMCL USA. So, hi sir, my name is Roy Vicente Mangilis, student of Pakuan Integrated School, grade 11 student dito sa Pakuan Integrated School. And I'm willing to na makapil sa itong scholar na ito ipan ko sa mga student na makatabang sa amo mga pobre na nagkinahanglan kasi dito na benefits para sa amo ng mga student. Batay po sa binigyan niyo pong mga katanungan po sa amin sa one, question number 1 and question number 2. So question number 2 pipiliin ko po ay question number 1. Ang nakakaiba po sa akin sa na isang mag-aaral at sa mag-aaral sa dun sa baba Karkan Magkarlan ay malaking kaibahan po kasi kami
yung iba nakakasali dyan, medyo may ano sa buhay, may kaya, pero kami medyo nasa baba talaga. And I'm willing po talaga ako makasali sa ganyang ano scholarship, kasi kailangan po namin yan, kasi hindi ko po gusto na magano po yung hanggang dito lang po yung aming buhay. Gusto ko po umangat katulad ng mga idolo ko po, katulad ng sundalo po. Gusto ko po maging sundalo balang araw kung papalarin at kung kakayanin ko. Pero kakayanin ko talaga hanggat sa kaya ko. Kahit po mahirap lang kami, kahit dito lang po kami sa bundok, kahit isang tribe lang po ako, manubo. Pero proud na proud po ako, naging manubo po ako. So, yun po. Salamat sa panood nyo. Sa mga tatakbo sa posisyon ng ISKE chairman or president, marami kayong matutunan sa kanila. From Cantuera National High School. We would like to extend our gratefulness and gratitude to all of you for giving us the opportunity. Thank you.